buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y marama, walang magkagawa. Saan ka, kailan ka, muli nagbabalik ang inyong lingkod mga kabayan na sa araw ng Biyernes. Okay. Marami ho talaga naglalabasan ng mga negative issue tungkol kay Mygz Molino mga kabayan, okay? Alam niyo mga kabayan, ganito lang po ang aking pakiusap sa lahat, no. Lahat ho tayo dito sa mundo ay may kanya-kanyang oras. Kahit nabagok pa ulo mo, kahit nabuksan pa yung ulo mo, kahit bumuka pa yung ulo mo, dibdib mo dyan, katawan mo, kung hindi mo pa kabayan oras, hindi ka mamamatay mga kabayan, okay? So, it is God's will na kunin na si Mahal talaga mga kabayan. Kasi alam nyo mga kabayan, kahit nasa terminal stage pa ang bawat tao sa kalagayan niya, kung may karamdaman o ano pa, disgrasya o ano pang nangyari sa kanya, kung hindi pa ho niya oras, makakasurvive at makakasurvive po siya mga kabayan. Ibig sabihin lang ho, tapos na ho ang pamumuhay ni Mahal dito sa mundo natin. Okay, dahil lahat naman tayo ay may kanya-kanyang oras kung kailan mawawala dito sa mundo mga kabayan. So, ang sa akin lang, wag naman sana nating tadtarin si ano no, si Mygz Molino ng sisi. Kasi unang-una, nung hindi pa ho namamatay si Mahal mga kabayan, kitang-kita naman natin no sa ating mga mata kung paano niya inalagaan at kinare si Mahal mga kabayan, di ba? In this time, in this situation na to, wag ho tayo magbibitiw ng mga balita, mga salita na hindi nagluluksa si Mygz na ano pa ba yung nababasa ko? Ang dami. Tapos may mga bago pang labas ngayon na isinugod siya sa ospital dahil nagka-ulcer, dahil hindi na kumakain. Mga kabayan, ano bang gusto ng mga tao na yan yung nagpapalabas ng mga negative issues? Okay, ganito ha, sasabihin natin. Kung halimbawa mga kabayan na maapektuhan, sobrang apektado na si Mygz Molino dahil dyan sa mga naglalabasan ng mga maling issues, mga kabayan.
at na-depress yung tao at nagpakamatay. So, ano ho ba ang mararamdaman ng mga naglalabas ng mga negative issues? Solve na ho ang problema? Diba? Yan ba ho ang ikakasolve ng problema? So, quits na? Yung ba yung okay, quits na? Mga kabayan, hindi po yun ang solution, mga kabayan, okay? Unang-una, hindi natin alam ang nasa damdamin ni Mygz Molino, mga kabayan. Yung kumakalat na issue tungkol doon sa hindi siya pinapasok doon sa habang kinikremate si Mahal, totoo po yan, mga kabayan. Alam niyo ho kung bakit? Na-justify ba nung mga nagbabalita na yun kung bakit hindi na ipasok si, hindi pinayagan na pumasok si Mygz Molino at sino ba yung kasama? Si Jet ata yung kasama niya? Na hindi pumasok doon sa crematorium habang kinikremate si Mahal? Alam niyo ho ba kung ano ang reason doon? Inailabas din ho ba ninyo ang totoong rason noon? Ang totoong rason ho, kaya pinipigil sila ng mga LGU doon na, na hindi papasukin, it is because, mga kabayan, hindi pa ho lumalabas ang kanilang swab test result. Okay? Si Mahal ho ay kaya kinremate, mga kabayan, dahil nag-positive siya sa COVID-19. Kaya kinremate. Yan po ang protocol naman natin ngayon, di ba? Ngayong panahon ng pandemya, na kapag positive ka sa COVID-19, automatic cremation ka, mga kabayan. So, hindi sila pinapayaga pumasok dahil nga ho, hindi pa lumalabas ang swab test result nila, mga kabayan, during that time. So, after pa ho nang na-cremate si Mahal, saka pa lang ho lumabas. After 3 hours ho, lumabas ang swab test result ng Molino. At negative ho sila. Pero naka-home quarantine ho sila ngayon, mga kabayan. Ando dun sila sa kanilang bahay sa Tanawan, Batangas. Okay? So, yun po ang dapat nating unawain at intindihin. Huwag lang ho tayo mag-stick sa nababasa natin sa mga lumalabas na mga balita. Kasi yung mga nagbabalita na yan, wala naman yan silang mga access talaga doon sa Molino eh. Paano sila makakalapit doon? Eh, hindi nga pwede. Hindi nga sila pwedeng... Sige nga, ilabas nila yung mga ebidensya. Yun lang yun eh. Yung mga nagbibintang, di ba? Nagsisisi. Wala hong may gusto, mga kabayan, na mamatay ang isa sa miyembro ng pamilya natin, mga kabayan. Kahit siguro tayo, hindi natin ginusto na mamatay ang kahit na sino, mga kabayan. Okay? Grabe namang ugali yun kung pinanalangin mo na mamatay yung isang tao. Di ba? Kaya sana wag naman tagtarin. Kasi alam nyo, mga kabayan, gaya nga ng sabi ko, sobrang depressed yung tao. Hindi natin alam yung nasa damdamin niya. Maging considerate din ho tayo sa nararamdaman ng ibang tao, mga kabayan, sa panahon na ito. Kasi nagluluksa din siya. Okay? Hindi lang siya talaga pwedeng pumunta dyan sa tandang sora ngayon kasi naka-home quarantine po sila. Okay? And whether we like it or not, ha, mga kabayan, susunod at susunod tayo sa protocol ng gobyerno natin. Dahil hindi lang naman si Mygz ang nakaranas ng ganyan eh, ha. Lahat ho nang namatayan dahil sa COVID-19, hindi yung iba nga hindi talaga hindi nila nakita eh. Hindi nga nila nasaksihan. Buti pa nga si Mygz naidala sa ospital at nahawakan pa niya yung sip Mahal. Alam nyo, mga kabayan, sa nangyayari na ito na maraming mga negative issues, hindi ho magiging masaya si Mahal sa nakikita niya. Okay? Lalong malulungkot yung cutie-cute si Mahal sa nangyayari. Dahil alam po natin na mahal ni Mahal, okay, tesorero si Mygz Molino at ang kanyang pamilya as well. So, hindi ho siya magiging masaya sa nangyayari na ito. Kung nabubuhay siya, tapos ganito ang nangyayari, natadtad sa intriga si Mygz, hindi niya ikakasaya ni ano, masasaktan pati si Mahal, mga kabayan. So, sana ho maliwanagan tayo dahil lalo hong nanganganak yung mga kwento eh. Sanga-sanga yung issue ha. Sanga-sanga yung mga lumalabas na mga kwento, mga kabayan, na almost hindi totoo ang mga naglalabasang issue. May mga lumabas man na konti, pero kulang po ang information. Kagaya ng may lumabas na kwento na hindi pinigilan si Mygz na hindi makalapit kay Mahal doon sa crematorium. So after that ng kwento, wala na, hanggang doon lang ho, mga kabayan, putol ang kwento.
So, ang nagkakaroon na naman ng insinuation yung mga tao na, ah, hindi siya makalapit kasi ganito, ganyan, blah, blah, blah. Puro negative na naman ang kadugtong nun. Pero ang totoo, mga kabayan, dahil during that time na kinikremate si Mahal, hindi pa ho nalalabas ang swab test result nila Mygz Molino. Kaya hindi siya inaallow na lumapit doon sa COVID-19 na namatay. Okay, mga kabayan. Alam ko naman na lahat apektado, mga kabayan, sa sudden death ni Mahal. Wala na, gaya ng sabi ko, wala akong may gusto niyan. Okay. It is God's will. We cannot question God's will, mga kabayan. Dahil lahat ho na nangyayari sa buong mundo, sa bawat tao, may purpose ho. May purpose ho tayong lahat. Kung bakit tayo nabubuhay hanggang ngayon? Because may purpose pa tayo sa mundo. Bakit yung iba na unang namatay? Because may purpose si God sa bawat tao kung bakit niya kinuha yung mga yun, kung bakit niya inaalaw yung ibang tao na hanggang ngayon buhay pa, yung iba namatay na. Okay? So sana ho maliwanagan tayo ng konti, mga kabayan, no? Kasi huwag ko tayo masyado magpadala sa mga lumalabas na malbalita at mahirap po kalaban ang depression, mga kabayan. Kapag sobra-sobra na depresyong tao, may tendency huwi na magpakamatay. Kapag nagpakamatay si Mygz Molino, mga kabayan, so ano, masaya na ang lahat? Masaya na yung mga naglalabas ng mga negative issue, di ba? Ganun ba yung solution doon? Di ba? Sana ho magkaroon ng lesson ito. Actually, this is an eye-opener sa lahat ng tao, itong mga nangyayari nito sa paligid natin, mga kabayan. Na dapat ho, huwag tayo basta-basta mag-judge sa kapwa natin, mga kabayan, okay? Lalo pa na hindi naman tayo nakakaalam kung ano talaga ang punot dulo ng mga pangyayari. Antayin natin na magsalita si Mygz later on kapag okay na ho siya, kapag kaya na niyang humarap sa ating lahat, na hayaan natin siya magpaliwanag ng kanyang side, no? Pero at this point, mga kabayan, durog na durog ang kanyang damdamin, okay, mga kabayan. Pero ang masasabi ko lang doon sa naglalabas ang issue na sinugod sa ospital dahil hindi na kumakain, hindi po totoo yan, mga kabayan. Ando doon si Mygz Molino sa Tanawan, Batangas, sa bahay nila, naka-home quarantine po, okay? So sana po, irespeto natin din si Mygz. Ano ba ang Mygz, mga kabayan, na sinusuportahan natin? Tandem sila, di ba? Dalawa sila ang sinusuportahan natin, mga kabayan. Ngayon nga dapat natin ipakita, mga kabayan, ang support natin, ang totoong pagsuporta sa dalawa. Okay? Maghiwalay man ang dalawa dahil marami naman talagang pilit pinaghihiwalay ang dalawa noon pa kahit nang buhay pa si Mahal. Marami intriga na gusto paghiwalayin ang dalawang yan. So ngayon na nangyari nga yan na naghiwalay sila dahil namatay si Mahal, mga kabayan, sa mga nagsusuport talaga sa tandem ng Mygz, ngayon ho natin ipakita yung suporta natin doon sa dalawa. Okay? Support kay Mahal. Tama yan na nagigrieve tayo, nagmumourn tayo ngayon dahil namatayan tayong lahat ng isang iniidolo natin, ang sinusuportahan natin. Okay? Pero wag ho naman natin i-disregard at pabayaan yung isa doon na katandem niya na minsan sa mga buhay natin ay nagbigay din at nagdulot ng kaligayahan at saya at nagtanggal din ng mga stress sa atin. Wala naman silang hinatid na hindi naman nila pinakialaman ang mga buhay natin, no? Para magiganti tayo doon kay Mygz na nasaktan tayo, na magiganti tayo. Wala naman siyang ginawang kasamaan sa ating mga buhay, mga kabayan, kundi ang ginawa nila eh nagbigay ho sila ng entertainment at kaligayahan at kasiyahan at ngiti sa ating mga labi, mga kabayan. Okay, yan lang ho ang aking sariling opinion sa araw na ito, mga kabayan. Sana po dumating tayo sa punto na ma-realize natin na huwag tayong manisin ng ibang tao. May mga purpose, may mga oras ang bawat tao sa mundong ito, mga kabayan. Sa ngayon, hindi pa natin oras. How about tomorrow? How about the next day? How about the next few hours? How about the next few minutes, few seconds? Anything can happen to anybody, mga kabayan. Okay? Because ang nakakaalam lang ho kung kailan tayo mawawala sa mundong ito, mga kabayan, ay ang Diyos. Okay? So wag ho tayo makakalimot na tumingin sa itaas, mga kabayan, at lagi magpasalamat sa Kanya. At
never questions God's will. Kung ano man ho ang decision ng Panginoon na ginagawa sa buhay natin, huwag ho natin i-question yun kasi siya lang ho ang nakakaalam sa ikabubuti ng kanyang mga tao. Okay, mga kabayan. Thank you so much and God bless everyone. Bye-bye. Like a